Parang nag-uusap. Gusto mo ikwento ko na yung totoo ngayon? Kwento mo na ngayon. Ay, Daryl, ay direct Daryl ha, pasensya ka na, pero ito kasi yung katotohanan. Gusto ito yung ko na. Mother, ito yung inaabangan ng tao. No filter, katotohanan. Okay. Excuse lang kay direct Daryl, kasi wala naman kaming problema ni direct Daryl. Pero, ito yung katotohanan. Ito po yung pangyayari, makinig kayo mabuti. Direct, kung mapapanood mo to, pwede mo naman akong i-message kung may mali akong sasabihin, ha? Mm-hmm. Okay. Antagal ko tong hindi kinikwento kasi naiisip kita, naiisip ko si Direk Daryl na may mga madadamay, pero alam kong maiintindihan niya to. Ito yung istorya. Nag-message sa akin si Direk. Ang sabi niya sa akin sa message is, hindi ko kaya yung away nyo. Ha, 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 ha. Tapos sabi ko, sumagot ako, sino? Si Barney ba yan? Tapos hindi siya sumagot. Ako uli yung sumagot. Ang sabi ko, may malaki akong pasabog. Mm-hmm. Hintayin mo, ang magpapabagsak kay BBM ay si Barney at si Onanay. Si Onanay. Oo, si Onanay, si Lisa Tanas, marami kasi yung pangalan yun eh. Okay. Oo, marami siya, Dorfina, lahat. Oo, okay. So yan, sabi ko, yun ang exact message ko sa kanya. Ang magpapabagsak kay Kuting ay si Barney at si Onanay. Tandaan mo yan. Minessage ko yan. Mga ano yun? May pagkapanalo. May June, no? May or June. Nang, no, ano, no, June ah, yun. June, mother, June. Tama, June. Tapos, ngayon, eto si Direk Daryl. In screenshot, sinend kay Amy. Yung message ko. Ano nangyari doon? Sinend naman ngayon ni Amy kay Liza. Liza, yeah. Naalala ko yun. Okay. Ang sabi ni, eto daw ang sinabi ni Amy kay Liza. Ano to? Bakit nagagalit na ang mga loyalista? Mm-hmm. Tapos, ang sinessage ako ni Lisa. Sinend niya yung screenshot na galing kay Amy. Okay. Ang sabi is, ano to? I treated you as a friend. Mm-hmm. May screenshot ka niya na. Mm-hmm. Oo. Sabi niya, I treated you as a friend. Tapos sabi niya yung ganun, bakit ko raw yung sinabi na sila raw yung papabagsak, ganun ganyan, which is, hindi ba totoo? Okay. Tapos, eto na, minessage ko si Direk Daryl. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya, Direk, ba't mo ako linaglag? Bakit mo sinend yung SS ng usapan natin kay Amy? Eto yung explanation ni Direk. Hindi, ganito kasi. Tumawag si Maharlika kay Senator Amy. Tumawag ka daw. Ang sabi mo daw is, yung ading mo. Okay. Sige, sige, tuloy. Oh, di ba? Yung ading mo, parang, yung ading mo, ano, may papasabugin si... Mabuti, ingatin mo kasi may pasabog. Oo, nalala ko yun. May pebbles, ganyan. Oo, tama yun. Nataranta daw ngayon si Amy. Concern lang siya sa kapatid niya, no? Oo, nataranta siya. Nataranta siya in the way na hindi niya kasi alam kung ano yung pasabog. Hindi niya alam, oo. And hindi ko rin sinasabi kay Daryl kung ano yung pasabog. So, ang eksena ngayon nangyari is nataranta siya shooting daw noon ng Made in Malacanang. Tapos tinanong siya ni, ano, ni... Tinanong ni Senator Amy si Daryl na sabi niyang ganun, parang kamukha ako si Rowena Guanzon. Sabi niya. Okay. Parang Rowena Guanzon na Janet na police siya. Tapos okay. Sabi niyang ganun, sabi niya, okay. Daryl, friend mo ba sa Facebook si, ano, friend mo ba sa Facebook si Maharlika? Tumawag siya sa akin, meron daw pasabog, ganun ganyan. Tapos sabi ganun ni Daryl, hindi, Sen, hindi ko friend sa Facebook yun. Ganun ganyan. Tapos di, nagsishooting daw sila, di punta na daw siya shooting, ay balik daw siya shooting. Kinuha daw ni Amy yung phone niya. Mm-hmm. Nang hindi niya alam. Okay. Dinala daw sa NBI, pinacheck, at nakita daw yung message ko. Nalala ko yun, mother. Kaya yun daw ang kinuha, yun daw ang in-screenshot.
at yun daw ang sinend kay Lisa, Lisa Marcos. Which is, ano ba yun? Para naman ba tayong pinagkikwentuhan ni Derek? Kasi okay, yung message ni Lisa sa, yung screenshot ni Lisa sa akin, plus yung screen, yung message ko kay Derek, hindi nagkakalayo yung oras. So, paano mo agad na pa-check sa NVI? Hanggang sinabi ko sa kanya na Derek, please, umamin ka na. So, umamin naman siya. Umamin? Okay, okay. Ano umamin siya Derek? Na siya yung nag-send. Nag-send kay Ivy. Ng combo namin. Concern lang siya kasi in fairness, di ba, mother? Kahit din naman tayo, concern din siya noon na baka siguro para ma-patch up ang mga eksena tayo, di ba? Tama ba? Sabi ni Liz Vergara, oo nga, parang si Ruhel na gusto. Di ba ba si Ma'am Ruhel, actually, kachikahan ko na siya ngayon eh. Hindi dahil sa pinta ko ha. At least consistent ano, naman siya. Na-allude din ako sa kanya ngayon sa pang... consistent parang, naman siya. Tama din pala siya, no? Tama si Rowena. So, tama si Rowena. O tuloy mo yung kwento, baka mawala ka. Baka mapunta tayo kay Rowena. Di, nag-explain na nag-explain sa akin si Daryl. Tapos sinabi ko yan, kesas lang sa kasayo. Yeah, yeah. Kahit dalawa lang kami yung sinasabihan ko lagi. Pero kasi, anong tawag dito? Siyempre kahit pa paano, yung parang... huwag ka naman sinungaling sa akin, di ba? Parang ganun, yun lang naman yung akin. Kasi okay lang naman, sige, go. Eh, totoo naman na may ginagawa sila, may ginagawa sila, di ba? Kaya kahit iparating mo. Pero yun sa akin, saan nang nakarating na kay Amy, kinilaban niya na. Kaso parang walang nangyari. Anong nangyayari ngayon? Kumbaga parang nilagyan niya dapat na kina, ako. Dapat kinalaban na ni Senator ni Amy. Tinuloy-tuloy niya na. Yeah, oo, yeah, oo. Tama kasi ka. Sinend niya na yung sinabi ko eh. Diba? Eh, Inano na nila yung sinabi ko, nakipagbakbakan na kayo ngayon, hanggang ngayon. Eh kasi nga, mother, pinoprotektahan din ni Senator Amy yung ading niya. Eh hanggang ngayon, tignan mo. Hindi, nak. I beg to disagree. Rowena, okay. Okay, <I'll> go. Once na nanumpa ka at umupo ka as public servant sa Pilipinas, hindi na pamilya ang priority mo. Tama. Hindi ang bansa at ang mga Pilipino na. Yun na ang priority mo. Actually, huli na ang pamilya dyan. Correct. Tama ka naman doon, mother. Kaya lang, sabi ko nga, syempre, alam mo na, hanggang ngayon, hindi nga niya pinagtatanggol yung taong bayan, di ba? Dahil ang sinasabi pa rin niya is, ano, is yung napapaligiran si Kuting ng mga demonyo. Eh hanggang ngayon ganun lang siya. Hindi pa presidente si Kuting na napapaligiran na siya. Yung mga demonyo. Correct. No, the moment na nakilala niya si Unanay, si Lisa Tanas, may kasama na siyang demonyo, no? Oo. 'Di ba? Okay. And sa akin lang, total binuking niyo na rin lang naman ako, nag-away na kami. And alam ko namang tama yung sinabi ko. Di sana, inatake niya na hanggang ngayon, tinuloy-tuloy niya yung paglaban. Unang-una, mas mataas ang bilang isang mambabatas or government Senador. Official, mas mataas si Senator Amy kaysa kay Lisa. Wala namang pwesto si ano sa Tanas. Dahil wala namang pwesto si Lisa. Oo, wala namang mandato. Kaya pwedeng tumalak si Amy. Mm-mm. Kaya wag dinadahilan ni Amy na pinoprotektahan niya yung presidente. Dahil yung pagpoprotekta niya sa presidente ang dahilan ng pagbagsak ng Pilipinas. That's true. Kasi wag niya ako pinatatala. Kaya ang pebbles sa lakir. Kaya hindi ako English. Alam ko yung sinasabi ko. Tapos ituloy natin. So, di ba nung inamin na ni Direk Daryl, ano na mga kasunod? Sa kaalaman, alam ko yung mga naging chronological events on time. Ano naging kasunod nga nun, mother? Wala naman silang ginawa. Hindi, yun na yung sinabi ko nga kay Senator Amy, di ba? Na, tumawag ako. I think yun na, tumawag at text ako. Sa akin si Liza. Nasabi ko may pasasabugin si mother. No, ako, during that time, para lang sa kaalaman ng ating mga palangga, kasi nung time na yon, ayokong talagang masira si Kuting.
Kasi, di ba tayo, din. Sabi ko, di ba tayong dalawa, ayokong masira si Kuting noon dahil bago pa lang, June pa lang yun, kauupo pa lang. Kaya nga sabi kong ganun, kaya tinexo si Senator Imee na may pasasabugin daw si Mother Pebbles. Eh, kaya ngayon yung tanong niya sa akin, ano yun Maharlika, yung tungkol sa asin? Ayun tungkol pala! Sa pulboron! Ito na, sabi ni Direk Daryl, ayun buti pinaalala mo na. Okay. Sabi ni Direk Daryl, actually, nataranta pa nga si Sen Imee. Ang sabi niya, si Pebbles ba yung nagdi-deliver ng asin? So, confirm. Confirm. Siya ba? Ito sinabi niya. Sinabi talaga niya sa akin. Asin pala tawag nila dyan, hindi pulboron. Ako lang nag-invento ng pulboron na yun. Oh, ikaw lang nag-invento ng pulboron. Kaya sabi ko sa'yo noon, Mother, nagde-deliver ka ba ng pulboron kay Kuting? Sabi mo, hindi na ka, di ba? Sinabi mo sa akin yun. So, Diyos ko, hindi niya nga ako pinapasok sa bahay niya. Binigyan ko siya ng ramen. Meron si siya Lisa. Sa akin, eto kahit marinig mo, Liza, ha? Meron siya sa akin supply ng ramen that time. Monthly, binibigyan ko siya. Kasi meron siyang paboritong ramen from the Philippines. Ay, from Japan. Instant ramen. So, isang beses, nag-message ako sa kanya. Sabi ko, Tabutes kasi tawag namin dyan, di ba? Sa kayong diba, Tabutes. Tabutes. Penya ko mga tarpaulins. Saka mga t-shirts. Kasi sa Tondo, ang dami nanghihingi sa akin. Dahil yung burger house ko, pinuno ko ng tarpaulin, nagmukhang headquarters. Yes. So, ang mga tao nagpupunta para hindi para bumili ng burger, para humingi ng mga tarpaulin, ng mga t-shirts. So, minessage ko siya. Sabi niya, and then sabi ko, meron din akong dumating na nga pala yung ramen. Na paborito mo. So, sabi niya, okay, huwag mo nang dalhin sa HQ, pumunta ka na lang sa bahay, sa Forbes. Mm-hmm. Tapos, doon kita bibigyan ng mga paraparnalias, di yun, nagpunta ako. Alam mo kung ano lang yung eksena? Nasa loob siya ng bahay, ah. Okay. Iniwan niya lang sa gwardiya yung tarpaulin. Wow. Hindi ka man lang in-entertain? Hindi man lang niya ako pinapasok sa bahay nila. Wow. But she was there. Eh kasi nga, user. And wala na... kausap ko siya. Eh yun lang, kinuha ko yung tarpaulin, inabot ko yung pasalubong ko, umalis na ako. Sabi, tapos after that, tinext mo siya? Hindi ko na siya tinext. Pero ano naramdaman mo doon, Mother? Nasaktan ako, syempre. Yeah, naintindihan kita. Nasaktan ako, syempre. After that, wala na siyang ramen. Pero meron naman siya. Pero meron naman siyang panalo sa PCS o maya-maya. At saka sa smuggling. So, you know, diba? Kahit walang ramen. Tapos yeah. Ayun na nga, ang sabi ni Imee is, kung ako daw ba ang nagdi-deliver ng pulboron. Pulboro, asin sa kanila. Asin. Mm-hmm. Bakit naman ako magdi-deliver? Eh, hindi ba sa kanila yung nakukuha? Kaya, I know. So, grabe. So, alam mo yung issue yung si Binokelia mo ngayon tungkol kay Direk Daryl. Hindi pa nila narinig yun. Oo. Direk ha, if meron kang gustong sabihin and also you would like to discuss it in public or live, okay lang, pwede tayo mag-usap. Pero alam ko kung mapapanood mo to, walang dagdag at walang bawas yung kwento. Actually, kulang pa. Kasi kung babasahin ko lahat nung yung paliwanag niya sa akin, hindi ko lang ma-search ngayon, dapat pala niredy ko. Kaya lang impromptu, sa susunod na lang. Impromptu kasi to hindi naman natin maisip na pag-uusapan natin.